na. Halika na, huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang mangamba. Tara na, pag-usapan natin ang iyong problema. Di ka nag-iisa, dahil kay Kristo merong pag-asa. Maniwala ka, lumapit ka sa Kanya. You.
USJ. Halika na, makinig ka na dito. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po, Pastor Ruel Idio. Pastor July po, and Pastor Shekinah po. Yun, excited ng bawat isa sa ating pagdidiskusyon sa talakayan natin ngayong gabi. At alam ko, nadinig niyo po ba yung ating jingle? Jingle ba ang tawag doon? Jingle or... Napapagala tayo. Jingle nga ba yun? Ano ba tawag? Jingle nga, no? Yun, natinig niyo po ba yung ating jingle? Meron na tayong jingle, ha? Nasusunod yan, meron na tayong video... Ano yun? MTV. MTV. Yun, asensado na, ha? Talaga naman. Salamat po sa Music Ministry, kay Brother Korg, kay Ellie, Ilabu, for their effort. Salamat po sa pagbibigay sa atin ng ating jingle, WSJ! Hallelujah! Speechless ako. Paulit-ulit ko pa rin pinapakinggan yun. Kahit po kanina sa opisina, ay talaga nga namang na LSS na po talaga. Yes. Kahit po ako'y LSS, paulit-ulit po. Pero hindi pa rin nila alam kung ano ibig sabihin ng WSJ. Yes. Hindi pa rin nila. If you are now, hindi pa rin still po nila alam. Wondering what it means, I'm sure you are wrong. You are wrong po. Sigurado po ako, mali yung inyong hinala. Hinala. Yun. Akala nyo lang hinala yun. Talaga. Sige nga po, ulitin nga natin ulit kung ano yung pagkakaunawa nyo sa WSJ. Ano yung nalalaman nyo? Sige, kindly comment. Comment nyo po comment dyan. Comment at the box below kung ano po ang inyong... Ibig sabihin ng WSJ. Sasabihin namin eh, of course, mali ka. Akala nyo lang yun. Hindi po about us. It's not about us. Yun, may clue na yun, ha? Clue na yun. It's not about us. Yun. Anyway, so, batiin lang po natin yung ilang viewers natin ngayong gabi. At kanina pa naghihintay ng ating tatalakayin na topic ngayong gabi. Tatalakayin. So, Pastora, ikaw nung bumati. No. Lagi na lang kami bumabati. Yeah, kayo na mo, Pastora. Ah, ako pa rin ba? Ako pa rin yun? Okay. Mali. Pasensya naman. At kami po ay hindi makaget over dito po sa ating jingle. At talaga namang grabe si Lord sa napakabiyaya po ng Lord sa pinagkalooban ng talento. Amen. Anyway, ngayong gabi po ay binabati po natin ng isang welcome sa WSJ Live sa ating po mga kapatid na si Sally
M.By Guerzon. Blessed evening, kapatid. Good evening po. Evening po si Pastor Rex Castillo from all the way from Canada. Po, kumusta Canada po? Si kapatid na San Pedro, si Yasat Antonet. Kumusta, mami? Regular viewers. Yes. Regular viewers. At ang ating top fan, si Ate Nora Rosel Soriano. Hello po. Yeah, may ano siya, may heart. Red. Yeah. Mm. Red the red. Ganon din po. Blessed night sa lahat. Sabi po ng kapatid na si Adora Bantiling. Yun, ganon din po. Yan, kay kapatid na... Sabi ni Leo Ramos, nasaan naman si Leo? Nasa Canada na rin. Nasa Canada feeling yun, ko. Bro, sa Canada. Good evening dyan. Worship si Jesus, sabi niya. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm. Worship. Oo nga naman. Sabi niya. Worship si worship Jesus. Si Jesus. Sabi ni kapatid na Antonet na isa ring top fan, ang WSJ daw ay Wilfredo July Shekina. Uh-huh. Of course, kapatid! Uh-huh. Mali ka. You are mali wrong! Po. Mali ka. Yes. You are wrong! Mali po. Hindi po. Sabi ko na nga sa inyo, it's not about us. Ayan, watching daw from Halifax, Nova Scotia. Nova Scotia. Oh. Kasama ni Mami Jingay Castillo. Yes, hello, Mami! Hello po. Hello po. Misu, misu, at sino pa ba? Si Tintin. Hello, kapatid. Watching time, watching from Deira. Yun. Yeah. First time daw manood ni Ate Sheila ngayong gabi. Ay! Tunay? Sheila, yes. Sheila Marie Texon. Ganda gabi po at welcome po at mag-i-enjoy po kayo dito sa pagkat. Ang ating pong tatalakayin ay wala pong clue si Pastor Shikai. Wala po akong clue. Actually, sikretong malupit kasi yun. Sikretong malupit. Walang clue. Walang clue. Ito po ay kasabay na rin ng ating bagong team at bagong jingle na ating inilong pinarinig sa inyo ngayong gabi. It's not a, it's about music. It's about music. So ngayong gabi po ang ating pong pag-uusapan ay, ang ating pong tema, ang ating topic ay usapang himig at musika. Yeah. Himig at ngayon alam mo na Pastor ha. Hashtag himig at musika. Musika. Yeah. Praise God. So, at bago po tayo magpatuloy, of course, mm-hmm. the usual disclaimer. Hindi po kami eksperto. At hindi po lahat yes. ng aming sasabihin dito ay reflex. Pawang katotohanan. Yun. Well, hindi. Hindi naman kami nagsisinungaling. Yun. It that doesn't reflect sure. yes. the opinions and that what we are making here is not the directly with the ano ba? Ano po yun? The views and the views and opinions of your pastors does not necessarily reflect the views and opinions of GAY. at pahuang ano professional po? Lang po ito. Hindi, at just to emphasize, whatever po yung aming naibibigay sa inyo na mga views and opinions, it doesn't mean na yun po ay mga facts. Amen? So, yun po ay... Pinuso ka na naman. Oo nga eh. Nasa kanya. Point. Nasa kanya talaga yun. Sige. Sige. Ito po ay talakayan lang. Malayang talakayan. Yes. Mga about being a Christian. Yes. Christian life po tayo, ha? Kung paano po natin tinitingnan ang mga bagay-bagay nang naaayon sa ating pananaw bilang isang Kristiyano. Amen. Oh, sige, titigil muna akong para sumiseryoso na. Sumiseryoso ka na naman eh. Seryoso na naman talaga eh. Very light lang. Ayun, ang baka mayroon po kayong tanong about music. And, music lyrics. When it comes to being a Christian, do you have a question? O mayroon po bang gumugulo sa inyong isipan? Halimbawa, lalo na sa mga ating musician. No, musician. You are serving the Lord through your talent or skills, and sometimes you are us also na magplay ng mga secular na music, di po ba? Mayroong pagkakataon na, o kaya yung trabaho mismo, you are performing in a band or you're part of a band that has to play secular music, lalo na yung mga rock, ano? So how does it? How are you going to? Deal with it na as a Christian, okay lang po ba
na ikaw ay tumugtog o mawit ng mga secular na music. When ano po ba ang pagkakaintindi po pala muna natin o ano yung mga secular na music, Pastor? Ano po ang ibig sabihin ng secular na music? Secular music po para sa akin ay actually hindi nung iniisip ko po ito yung ano eh. Hindi secular ang nasa isip ko eh. Kumbaga eh parang inano ko lang po siya, kinategorize ko po siya into either worship music or godly music. O kaya naman ay worldly. Worldly, di ba? Worldly music. Yeah. So, just to keep the ball rolling po para sa ating discussion ay isang katanungan na I'm sure lahat po tayo ay ito po ay at one point ay nasa isipan natin na gusto natin itanong. Is it okay na tayo po ay makinig, umawit ng mga awiting, ano ba yung tawag po nila sa worldly, yung Tagalog, yung term nila? Makamundong. Makamundong awit. Grabe naman, makamundong. Makamundong awitin. Sige na, sagarin na natin, makamundo, sige. Makamundong awit. Hindi, totoo naman, worldly, di mundo, di makamundong awitin. Yung sabi ni Leo Ramos, absent daw siya nung ano, hindi ko na rin, absent din lagi ako pag music ang pinag-uusapan. Absent po ko lagi sa music subject. Ganun. Meron pa bang music subject ngayon sa school? Meron naman. Oh, meron pa rin. So, ano ang sabi sa inyo, Pastora Shikaina? Sa inyong sa palagay mo, ikaw ay nasa panahon muna. Sige. Panahon. By hatiin natin sa panahon. Grabe sa panahon. Millennial. Ganun lagi naman ang ginagawa nyo eh. Vintage. Oh. And Jurassic. Akong vintage. Oh, baliktad. Oh. Vintage. Jurassic. Nag-a-adjust na ako. Kita niyo yan, no? Kita niyo yan, no? Baka sabihin niyo, nag-a-adjust na daw. Ikaw na kayo sinusod yung relo kung ano, pang... Mas ano. Mainam nga kasi sabi ko nga sa inyo, di po ba, correct me if I'm wrong, di ba pag sinabing Jurassic kasi ay, di ba talagang may ano, may asim. Ay, grabe po talaga. May lilipad pong mic dito, mga kabayan. Diba mag-Jurassic kasi ay fierce. Alam mo ba? Jurassic ang pinag-uusapan natin, di asim. Jesus. Ay, grabe. Ayun po. Guys, God. Asim, mo ba tayo punta tayo sa asim? Asim. Music tayo. Pastora, hindi ko na nga okay. Music. Palibasa kasi, medyo nasisilihan siya sa music kasi say may na. Something. May something. Ano po ba sa music? Ano po ang tanong? Ulitin ang tanong. Nag-hyperventilate na para malista po natin. Ang ating prehistoric dito. Jurassic. Oh, Jurassic. Ba't kasi po okay po, sige po. Na nga. Ano pong inyong tanong? Ang tanong, sa panahon ninyo, ano ba, palagay mo, tama ba na makinig? Ano lang, umawit. Sa panahon ninyo, grabe. Umawit. Natitinig nyo ako minsan, di ba, yung... Ah, yun. Itlog na pula. Itlog na pula. Nilalaman ng baon na. Okay po. Sige, ano, sa akin... Well, kasi as tawag dito, as a member po ng music team, siguro po dati ha, ang conception ko kasi, conception talaga, ano ba yun, napakaano naman yun? Hindi po, ang pananaw ko po pagdating sa musika ay, ang musika kasi, di ba sinasabi nga po, hindi naman sa ano, parang ang seryoso naman natin agad. Ikaw naman seryoso. Ang seryoso na naman po natin mga kabayan. Dito, sige, ano? Ang music daw po kasi, 'di ba sabi nga po, si David kasi, 'di ba si David po? Oo. When he worshiped the Lord. Sino kang David 'yan? Si David, yung si King David. Si David yung nasa kanto, yung nasa kanto. Si David po, si King David, ayan. Ay. Alam naman po natin na 'di ba, as he played harp to King Solomon during his time. King Saul. Si Solomon. Para tinitingnan ko lang baka kasi na baka natutulog sa pansitan. Baka nag-iba sa panahon ninyo? Hindi, joke lang po. Iba po at ang kidding aside, when he played harp para po kay King Saul, King Saul, okay. to awake the sanity again of King. Kumbaga, yung
nangyari po is naging maayos ulit yung sanity ni King Soul. Hindi ko naman sinasabing baliw. Kumakanta ka lang kasi just to showcase na parang wala nang maging baliw. Oo, ganun. Inaaning pero lang siya. Inaaning siya kasi inaalihan siya ng masamang spirito. Oh. And makikita po natin yon para naman sabihin, baka sabihin nila ay wala po tayong supporting verse for that. Yung sa sanity in playing harp, yan, bibigay ko po sa inyo ngayon. Yan, sabi po dito in 1 Samuel chapter 16, beginning verse 14 to 23. Hindi ko na po siya babasahin. Pero take a note of this one na whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Ibig sabihin, yung standing ground ko naman po pagdating sa music, ayan, is hindi naman sa pagiging churchy, pero nung when you start giving praise and worship to the Lord, ginagamit mo ang iyong, yun nga, sabi nga, di ba po, ang iyong salita, ang iyong bibig, to honor God. Same with it, hindi lamang po sa pagpiplay ng instrument, hindi lamang siya sa pagkakanta, pero as long as kailangan dapat yung lahat ng, yung dapat nag-glorify mo rin si Lord, in a means ng musika. So, siguro yun po yung akin. Kasi alam ko naman si malalim na Pastora, na tutugunan ito, po question, nilang dalawa question. Po yun. Ayan, sige, may question. Eh, paano yung ano, yung kanta ni, sino ba to, ni Led Zeppelin ba yun, na knock, knock, knocking on heaven's door. Yun ay worldly. Mm. Pero, do you consider that as ano? Meron po kasi tayong different format, kung tawagin. Ayan, sa music team, ayan, makinig po kayo dito. We have what we call, yung mga tinatawag natin, mga contemporary music. So actually, ang secular music ay considered talaga siya na hindi talaga siya dapat kantahin. Pero paano po pagka contemporary music na? Yun po yung mga sinasabi niyong merong mga laman na Jesus, merong mga laman na yung to honor God in music, pero hindi talaga siya intended for that. Kasi po actually, sa mga manunugtog natin and sa mga songwriter po natin, ayan, yung mga viewers po natin ngayon na nasa Guns music. Guns and Roses daw. Ayan, Guns and Roses, di ba? Salamat ang dapat kasi may spiritual implication. Actually, lahat ng kinakanta natin may spiritual implication. Kaya nga po, di ba dati nauso yung tinatawag natin na backmasking. Ayan. Na, ayan, siguro po, you are watching right now, you can search, na pag binaliktad yung words, or pag binaliktad yung music, ay may lumalabas na ibang kakaibang mga wordings na hindi pala tama. So, yun po, na ang tukad the story short, humahaba na po ako, is, ang musika dapat, okay lang naman po yun na maialay nila. Pero in my standing point, sino po ba yung mga nag-prepare? Diba? Godly people ba yung nag-prepared? Judgmental or ka, Pastora. They are, hindi po na judgmental. I'm talking about yung sa technical. Kasi po actually, I'm sa music din, natugtog din naman po ako. Pero on my standing ground, ayan, and even siguro naman po sa iba din na natugtog, yung connotation na tinatawag natin in a biblical standard na dapat ang music ay kailangan pine-prepared mo siya spiritually. So, kaya tayo may tinatawag na Christian song and versus contemporary songs. So, ang ibig mong sabihin, yun. Pastora, yun nga. So, being a Christian, you wouldn't advise. Ano lang naman po to, yung share, ano lang naman. Ito'y malayang talakayan po, yes. Ha. Malayang talakayan. Wala hindi naman, yung katulad ni Angel na pinipilit na mag-join. Yeah. Ako po may ano, may naisip lamang ako na, well, actually, in a way, mag-agree ako, Pastora, sa sinabi mo, pero hindi sa lahat. Oh, okay. Yan. Kasi sabi ko nga kanina, I would categorize yung mga songs lang naman as dalawa.
Huwag na natin, kasi meron din namang mga lumang awitin na Christian ano, songs. Ano, gano'ng luma yung luma mo? Ay, katulad po ng, ano, Alive, Alive, Alive Forevermore. My Jesus. Jesus. Luma, yan. Luma yung mga kala ko, yung mga harana eh. Puso pa ba ang harana? Oh, gano'n ba yan? Diba? Yeah. Kasi meron din naman mga, meron, sabi mo kanina may mga contemporary, meron din mga contemporary na Christian music. Okay. Pero just to put things into its proper context siguro, sa aking pananaw is, kaya nga worldly at saka Christian music or worship songs, kasi ang Christian music, well, let's just say ganito, nagdidepende ang dalawang musika na ito doon sa object ng ano po ba to, yung object ng pinatutungkulan doon sa kanta, sa awit. Awit. Dalawa sa akin po ay kung ganito. Kung kanino po siya talaga iniaalay. Ito, madali lang naman patindihan. No. Ganito po ang gagawin natin. Nagsalita na si Ama. Nagsalita na po ang tatay. Makinig, ha? Makinig. Sige po, sige po. Sige po. Oh, kikita nyo yan, ha? Sorry po. Pasensya na. Yun, ang dapat po ninyong pakakatandaan, unang-una po ninyong titignan kung makikinig kayo ng music, ay ang lyrics. Uh-huh. Lyrics muna, ha. Tignan niyo po ano bang sinasabi sa lyrics. Pag ang lyrics promiscuity. Yon, whatever. Yon, basta yon, promiscuity. Or ano pong meaning? Yon, or nagpro-promote halimbawa at about sex or ikaw ay about drugs. Yung mga hindi magagandang bagay o maging rebelde ka sa magulang o hindi mo irespeto yung ano o nagmumura. Pag mga ganong lyrics ay huwag niyo pong pakikinggan. Yun lang po yon. Pag ang lyrics, unang-una pong titignan ay lyrics. No. Now, pangalawa ay ang genre. Meron po talagang genre na hindi po talaga para sa Diyos. Ito po ay pinag-aralan ko. Hindi po ako musician. Buti na lang pala ito nag-aral. Sige, go. Pinag-aralan ko. Pag ikaw ay musician, I don't know if our musician knows this, but there is a chord na tinatawag, chords po, na tinatawag po na perfect chords na tinatawag. Yung perfect port at saka perfect pip. Yung pong mga chords na yan, usually ginagamit, o yung po yung mga chords na ginagamit sa mga, halimbawa, yung kinakasal. Pag tinignan nyo po yung ikinakasal, ang tugtog po, tingnan nyo po ha, ang ginamit pong chords usually daw doon ay perfect port at perfect pip na chords. Pero pag ang chords na ginamit po, ito po, yung mga musician, correct me if I'm wrong. Para naririnig ko na lamang po yun. Brother Korg, help me in this, ha? Medyo. Ellie, kaya si Rex, alam mo to, di ba? Meron po naman yung mga rock. Ano ka, rock pastor? Music. Alam mo to, kinukumbinsin nyo bang alam mo? Yung mga rock music po, ang gamit po doon, ay tritone na tinatawag o yung tinatawag nilang devil's chord. Meron naman, pero ito lang po. Actually, ha. May mga rock music din naman na love song eh. Paano po iyon? Pero pag ang chords po intended niya, hindi lang po kaya nga sinasabi ko, una lyrics, okay. Pangalawa yung music, kasi okay. Po may ginagamit silang chords na devil's chord na tinatawag. Chord. Tinatawag o yung tinatawag nilang tritone. Yung tritone po, ay nag... Spell tritone. T-R-I-T-O-N-E. Ang nangyayari po kasi dyan, ay parang ini-encourage yung iyong isipan, yung damdamin mo to become rebellious. At ikaw ay magwala o kaya maging sobrang galit o sobrang inis o kaya maging sobrang malungkot. Yung po yung mga anong yon. So, yun nga. So, una, yung lyrics, pangalawa yung music. Yung mga usually po ginagamit po yung tritone sa mga rock music. Totoo po ito. Even magbasa po kayo about music and you would know na ganito po pala yon. Yun nga pangatlo pa ngayon, yung
yung backmasking nga po ngayon ay hindi na masyadong uso. Uso lang po yun nung mga panahon ng mga tatay ko, yung may mga binil pa, yung na ibabalik na ganun yung records. Hindi, kahit yung kung ano, yung anong tawag nila doon, yung tapes. Oo, tape. Yeah, hindi tape. Ko na rin inabot yun eh. Jurassic po talaga. Joke lang po ah, joke lang po. Hindi ko nga inabot. So yun po yun. Wala ko sinabi. Ano? Now, joke lang po the question yun. Is, halimbawa, eh, career mo ito, tutugtog ka, okay, ikaw yung mga nganta, paano ngayon yan? Oh, di ba? Paano ngayon, how are you going to deal with this? Eh, tapos ikaw ay worship leader. Eh, career mo. Ang kumanta at career mo eh, tumugtog. Paano ngayon yo? Gagawin mo? Oh, sige nga. Kung yeah. Iyon ay pinagkakakitaan. Oh, ay, paano ngayon yan? No. Yan ang source of income mo. Livelihood, pang buhay, pang ekonomiya, kumbaga, di ba? Paano ngayon ang gagawin mo? Yun, Pastora, sikay na. Ako po ulit? Oh, o baka meron po. Yan, eh. Sige, ganito na lang. Viewers, oh, baka may meron tayong mga sagot dun sa ating mga... Anong, paano yan? Paano po? Or... Ano maipapayo natin? Ano po maipapayo yan. Ninyo? Pag halimbawa may isa tayong kapatira na manunugtog, yan. O kaya naman ay singer. Worship leader, mm-hmm. Pero... ang kanyang pinagkukuhaan ng ikabubuhay ay ang kanyang kanyang trabaho po ay singer musikero. Halimbawa sa isang lounge yeah. Ganyan sa o bar ay, yes sa bar musikero sa bar yo ayan paano so ngayon yan? Yo. Would you still ano consider mga preparation paano ang gagawin natin ano, pag ganyan anong i-advise mo kapatid na ano Cord, Mojica. Nandiyan ba si Cord? Oo, siya nga po nagsabi sa akin eh. Mali daw ako doon sa sabi, ano. Sabi ni Ate Via, can I listen to secular music and still be a Christian? You can. Yung basta, as I said earlier, pwede, tignan niyo po yung lyrics. Pag ang mga lyrics po ay ganito, yung katulad ng halimbawa, yung kay, ito po yung napakinggan ko sa lolo ko ha. Sabi po ng lolo ko yung mga tanong unang panahon na ano, ina-ikwento lang po sa akin, ha? Yung kay Ray Valera, yung sinasamba kita, yun. Yung daw po ay hindi po pwede, ha? Secular yun. Ang lyrics po ay hindi naaayon. Pag ang tao ay sinasamba, hindi mo po pwedeng sambahin ang Diyos, eh. Ang tao, I mean, ang tao, ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Hindi mo po pwedeng iukol yung words na pagsamba sa tao, sa Diyos lang po yung pagsamba. Yung po yun. Nadinig ko sa lolo ko lang yung awit na yun. Kaya naisishare ko. Sabi ano ni lolo, hashtag sabi yun. Ni lolo. Yun. Sabi ni yun. O sige po. We basta yung mga certain words po certain... na para sa Lord lang, eh, yun. Huwag nyo pong ibibigay sa tao. Yun. Yung especially yung mga I worship you. Tapos yeah. Eh, ang inaawitan mo tao, di ba? Pero, ito lang po ha. Kasi nung kapanahunan ko po kasi ang e-heads. Yan. Mga kapanahunan ko po ang e-head. So, merong siguro din yung backmasking na yan ay sobrang nauso din nung mga nasa nung panahon na yan. Kasi ay diba nga ay sobrang sikat nila. Mm. So katulad nung kanta nila na ano, pare ko, meron ka bang problema? Huwag mo sabihin na naman. Yan. So, okay lang naman yung mga ganun, yung mga hindi po, pagkaibigan. Hindi po. Ang ito nga po eh, ang sinasabi ko po ay, nung binakmas nila, itong album na ito na Ultra Electromagnetic Pop. Uh-huh. Anong yes. Nangyari? Anong lumabas? Ay, iba po. Ang lumalabas po ay di umano, hindi ko naman actually siya narinig. Yan. Ayon di umano, sa... allegedly, yan. Nabalitaan ko po. Ang sabi naman. Po ay... Paborito ko pa naman yan. Praise Jesus, worship... Ay, praise Satan, worship... Yun ang sinasabi. Ay, ang sabi. So, how safe are we doon sa mga seemingly feeling natin ay safe, pero actually ay... Di po ba ay ano, parang... Ganito po yun. I would answer that. Kasi po, ganito. Minsan, doon sa kapabakmas nila kasi, ang tendency,
when they are trying to think of some words, yung words ay parang nabubuo na sa pandinig nila. Parang ganito po, parang tumingin ka sa isa, sa kalawakan o sa may ulap, may makita ka yan, di ba? Pag tinginig mong gano'n, wala ka namang napuna. Pero maya-maya, parang nakikita mo, nabubuo na parang ano, mukha ng tao, di ba? Ganun po yung explanation okay. doon. Oh. Ang tendency po kasi, pag mayroon kang, yon yung katulad, parang, mayroon kang idea o kaya mayroon kang gustong buuin, kumbinsihin ang sarili mo that there is something wrong with that music, ay ang mangyayari, talagang may lalabas na ano dahil mayroon kang preconceived notion at mayroon kang ano eh, ano ka na eh, indifferent ka sa kantang yon. So you're trying dyan, to ano. Ang tawag po dyan ay bias. Oh, may bias ka na eh. So ang tendency, talagang makakabuo ka ng words even if there is no such word in that ano lyrics. Okay. Yung po yung paliwanag nila. So, wag po tayong parang mag-iimbento just to satisfy our yung mga yung may mga tao na ano yun, just to satisfy or just to make the song bad, look bad, ay gagawan nila ng kwento. Mayroon pong mga pagkakatao na not at all times ah. So, we have to be careful lang. Yung po yun. In what? Short po, Pastor, dapat verified. Oh, eh, syempre, ano, gagawin mo magbabackmasking ka rin. Hindi kasi, hindi, I mean, inisip ko bigla, hindi kasi po, ang process ng backmasking, kailangan syempre, yung tao, license. Akala ko yung kanta. Actually, ang license po dapat. Akala ko yung kanta, isasubmit sa mga pastor, pag hindi po masatoso. People, license, who are legit talaga na nagbabackmask. So, dapat verified. Hindi siya fake news. So, kailangan dapat, in technical terms, sa mga musicians din na mga, siguro mga viewers din po natin ngayon, ay meron talaga tayong mga tinatawag na yung talagang mga engineer na tinatawag pagdating sa mga ganun. Sound baka. Engineer. Yeah, mga sound engineer. Yun naman. At saka siguro po, I would, sa aking napapansin din po, ano, seryoso to na hindi ah. Pero hindi. Ito po sinasabi ko ay seryoso. Hindi, pero ito po, seryoso naman po kasi talaga. Eh ang mga awitin naman kahit saan yan ay binibigyan tayo ng inspirasyon, 'di ba? Para makapagsulat tayo. Ngayon, dun sa isang tao na medyo mentally challenged siguro or I would say mentally I would say na disturbed ang kanyang ano, ang kanyang kaisipan. Ang kanyang kaisipan. Would you think na kahit yan ay napakagandang awitin ang kanyang lyrics wise, napakaganda ng lyrics ng awitin niya. Would you think yung ang tawag mo nito, yung kanyang pinagkuhaan noon kaya ay makalangit pa din? I digress. Digress talaga, grab. Pag ang pag-iisip ng tao ay medyo dispalinghado, ibig yeah. sabihin. So yung composer na yun, you should not listen to those. Halimbawa, people. Si ano, yung Nirvana. Di po ba? Kasi na yung kanilang concert na unplugged. Eh bakit yung ano? Hindi, sige, imagine niyo po. Ako po actually hindi si talaga Vincent ako. Bango, dispalinghado rin ng utak. Sino daw 'yon? Vincent Van Gogh. Hindi ko po talaga. Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh, 'di ba? O come on, Jurassic. Si Juan Luna. Talaga nasa na. Oh, sige, Tagalogin natin sa Pilipino. Vincent Van Gogh. Oh, 'di ba? Si Juan Luna. Bakit tinanong naman dispalinghado yung isip pero they were able to create hindi po challenge dispalinghado psychologically si Vincent Pastor. Van Gogh po ay medyo na ano na lang siya nung nawawala na yung kanyang paningin. Kaya nga, di ba nakapag-raise siya ng Starry diba, Night? Kasi yun, ginupit niya nga yung tinga niya eh. Meron siyang mga, actually, si Van Gogh. Yun ay tawag nila yung ano, parang artist temperament daw yung mga ganun. Ayun, palusod na artist temperament. Ay, paano kung ganun din, may artist temperament. Artist din yung composer, di ba? Pastor, ito na lang, ha, yung lifestyle ng mga nganta, ulitin ko, yung napanood ko, yung ano, yung unplug. Habang tumutugtog, nagyoyosi, umiinom ng ano. Yung ba ay parang, is it something na parang
I would, kumbaga, iaano ko sa mga anak ko na panoorin niyo to. Ang galing-galing yung preparation. Ang problema kasi, yung mga henerasyon ninyo. Ay, grabe, biglang balik sa atin. Biglang balik sa atin, mga millennials. Sasabihin na, wow, cool. O, di ba? Ang balusan, cool. Because, true. Ang siya talaga. Grabe. Ang cool. Cool. Ang cool. 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 Diba? Grabe! Ay, baka tinitignan yung tattoo ko. Ito po yung tattoo pa noong unang panahon. 19 di pa po ako Kristiano. Pasensya na po. Yun ang disclaimer na matin. Disclaimer po natin ngayong gabi. Ang tattoo. 1994 po po ito. Ako po yung naging Kristiano ng 2007. Ha? Yun. 2007. So, may naalala akong kwento dito kay Pastor Roy. Oo, naalala ko na yung naninigarilyo. Bagong Kristiyano pala ako, talaga yung nakasalubo ko. Hindi, ito po ha, para lang ano, para, natatawa ako dahil yun po yung mga panahon na wala pang bumibiyahe. Ako po yung tiga Sharjah kasi wala, pa nung, wala pang bumibiyahe pa noon totoo na... Totoo po ito, ano, real account. Yes, totoo po. Wala pang bumibiyahe noon na parang malimit na Dubai Sharjah intercity buses. So kailangan talaga pag galing ka ng Sharjah, kung ang pasok mo ay alas 8, alas 5, 5:30 dapat bumibiyahe ka na. Mm. Yan. So pag winter, 'di ba madilim? Mm. Ayan. So yung pinag-aantayan ko ng C2 mula Deira papunta doon sa anong pangalan to? Sa Burdubay. Dito sa Burdubay. Dito po ang office ko dati sa may bandang harap ng Burjuman. Okay. So, nandun ako, nakatayo. Bigla-bigla, napatingin akong ganyan. Nakita ko ang Queerwell! Ganyan pa ako, Queerwell! Ay, ano ba yun? Mga anong taon yun? 2000? Hindi ko po matandaan. Sa harap, sa harap po ng ano, Pastor? Sa harap ng... hindi. Sa opposite na Alcabail, ano nga yung store doon? Hamarain. Yun. Sa Hamarain Center ako nag-aantay. Sa harap. Tapos eh, sabi ko, Kuya Ruel! Kuya pa eh. Kuya yan talaga eh. Kuya Ruel! Sabi bigla, Naninigarilyo pa po ako. Maya-maya, biglang may zoom, parang may umaano na usok. Mga 2007, 2008, pero yun po ay dati yun. Yun. Past yun. Totoo po yun. It's real. It's true. Ano nangyari po talaga yun? So, mga kapatid, balik tayo doon sa ating pinag-usapan. Ano nga bang gagawin mo? Ano pong gagawin ko? Kung ikaw yung trabaho mo yan, manunugtog, paano na? Anong ano mo doon sa manunugtog na trabaho niya yun na yan? Anong gagawin natin? Tapos no. Worship leader, ano ngayon? Sige nga, talaga panindigan mo. Sa akin talaga, sige. Grabe talaga. Wala po ba tutulong sa ating mga musician na sumagot? Joke lang. Hindi po, baka meron pang sasagot. Ayan, baka meron pong sasagot. Pero on my, sa stand ko naman po, ayan, as... tawag dito. Hindi, actually po, in my life, iniisip ko pa eh. Kung meron akong pagkakataon. Actually, marami po akong pagkakataon during my college time. Pero, hindi ko po siya na-try personally. Kasi unang-una, nung mga panahong iyon, ay bukod sa hindi po ako masyadong ganun, siguro preference ko na din po yun na Hindi talaga po ako natugtog. Artistahin pala to talaga, ating pastor. Ay, grabe, artistahin. Hindi, active lang siguro ko. Hindi, pagka po napapasama, syempre, yung mga kabarkada ko po, mga nagiinom. Yan, kasi nakasama din po ako sa ganyan, nagyosihan. So, syempre, pagka ganyan, may tawanan, may kulitan, may gitara po yun. So, dumating po ako, dumaan po rin ako sa time na marunong po ako actually mag-gitara, pero never in my, dun sa intention ko na umawit ako ng something na alam ko o na ibabalik din sa akin. Yung mga secular na ano, yun po. Siguro, baka si Pastora July may experience siya na. Baka dahil wala kang jowa, ganun. Ay, grabe, binalik talaga. Pero, yun po. Naipasok po, pa din yun eh. Actually po, Pastor and Pastora, pagka kasi musikero, musikera ka, nature mong tumugtog kahit mapahim ka lang or mapakanta ka. Actually, if you are also a worship leader, kahit saan kayo, pwede kang gamitin ng Lord na kumanta, sumaya. Talagang itetest ka talaga ng Lord. Pero dumarating talaga sa point na mapapaisip ka na lang talaga minsan.
kung bakit ka, siguro sa akin, in my, meron, may self-control naman ako pagdating sa ganong aspect. Pero, yun lang. Kayo, meron po kayong standing. Sabi po ni Kuya Leo Ramos, yun nga lang po ang talent na binigay ng Lord sa kanya. Yun. Baka naman may ibang talent pa. Baka may ibang talent pa. Yun. Eh, pero yun. Kung yun nga ang kabuhayan, bro, paano kaya? Ako po yun, ang stand ko po dyan ay ano? Almost the same din po kay Pastora. Mm. Ay, tama ba yung sinabi mo na ano? Hindi kasi, kung yan po ang, ano, kung yan po ang kasi, bread and butter mo, yes, halimbawa ako, kung yun ang bread and butter ko, yun ang, yun, dun ako kumukuha ng ikabubuhay, ng ipapakain ko sa family ko. For a time, yes. Papayag po ako. Pero kasi, ang ano dun ay, ang lagi kong isasaksak sa isip ko is, trabaho lang ito. Hindi ko siya, kumbaga, hindi ko ba siya i-internalize na hanggang pagdating sa bahay, yung nakikita nila na rakista, halimbawa na si ganito, ay pagdating sa bahay, ganun pa din na habang kinakausap pa maraming... Di ba parang you're living a double life, no? Pero kasi... Hindi po, kasi yun ang trabaho eh. Pero sabi ko nga po, hindi tayo titigil doon. Bilang mga Kristiyano na, we would always ask the Lord and expect something na may manggagaling sa Lord. Kasi pagka ikaw ay nakakilala na at nalaman mo na okay, may something na maaring hindi tanggap ng Lord dito sa trabaho ko. So syempre, kung ikaw ay ano, hindi ka naman ura-urada na, 'di ba, ura-urada na dahil ikaw ay na tinanggap mo na si Lord, ay iiwanan mo na rin 'yan. Paano mo bubuhay ng family mo? Okay. So, wisdom din. Ipag-pray natin sa Lord. Halimbawa ay itong trabaho mo, pero hindi ka titigil. Talagang asamin mo, sabihin mo sa Lord, Lord, bigyan ka ng ibang trabaho. I want something na talagang kahit sa trabaho ko ay napapapurihan kita. Glorify kita. Yun, ganon. Hindi yung, eh kasi bigla-bigla mong iiwan, o isang kakukuha ng ipapakay mo, baka magkameron pa kayo ng contention ng asawa mo, awayin ka pa, sabihin sa'yo na, o yan na napapala mo sa pagiging born again mo, di ba? Ganon minsan, ang lumalabas, nag-born again ka, ano napapakain mo sa mga anak mo? Asa ng pantuition? Nasa ng hotdog? Nasa ng spaghetti? Panjali bee. Goodbye, Carlo! Maging ganun na siya. Di ba? Ayun. So, ang stand? Anong stand mo? Yun lang sa akin. Ayun. Okay, Pastor. Hanap ka ng ibang trabaho. Hindi ko sinasabing okay siya. Pero at a time, kung yun talaga, kung yun lang. Kasi ako naniniwala ako na we always have an option. So, ang option ko, halimbawa ako, ang option ko sa ngayon ay ito. So, ito muna aayusin ko. Pero, hindi naman ibig sabihin na mananatili ako dito eh. May pagbabago at dun ako aasa, may pagbabagong gagawin si Lord sa buhay ko, including dun sa trabaho na ibibigay niya sa akin. Yun. Ang sabi po ni, ano, bakibasa nga po si Elionay D.V. Espiritu. Bakibasa. Natin. Yun po, kailangan i-strengthen mo yung spiritual life para hindi ka maapektuhan ng iyong trabaho. Kasi trabaho nga lang po, parang trabaho, okay, walang personalan. Lang, walang personalan. Na, hindi personal. Pero yun nga, ang parang ganito po yun eh. Parang ito yung parallel na question dyan. Halimbawa, ikaw ay Christian, huwag na natin sabihin nagsiserve. Nagpe-praise the Lord. Tapos, ang trabaho mo ay nagsiserve, nag-ano ka ng alak? Titimpla ng alak? Bartender. Paano? Bartender. Higit talaga yun ang kabuhayan mo. Parang ganun din yun, di ba? Parang parallel yun eh. Anong gagawin mo? Paano yun? Tanggap ba yun? Pwede ba yun? Ganun? Nang ano. Matindi to si Pastora eh. Balaga bar yan. Ano, juice? Bartender ka nga eh. Ano? Mammon. God and Mammon. So, ang
shadow sound yung mic mo. Ayan, yung word na pagko-compromise. Ayan, kasi actually ang bartending, meron siyang mga variety. You can serve not wine, not but? Beers, but juices or cocktails, yung mga non-alcoholic Pastora, drinks. Pastora, kung ikaw ba ay halimbawa, ikaw ang bartender ko, ako ang amo mo, pwede ba sabihin sa akin nga, na, yun because I'm a Christian, I can only serve this. Yes, eto po. Pwede ba yun? Siyempre hindi, hindi po yun. Oh. Pero wait lang, kasi di ba kaya nga po tayo binigyan naman ng Lord ng... Alam niyo po yun, yung meron tayong sariling, paano ko po ba siya explain? Parang hirap explain in my... parang... Hindi, yung bottom line. Anong, what's your bottom line? How are you going to, ano? Are you going to quit working as bartender or ano? To compromise or not? Parang ganon. Parang ganon eh. Oh, yun sa akin on my side. Siguro po, no in my end. No, in my end talaga. Kasi mayroon kang choice. Kasi may choice. May choice pero kasi may choice ako. Paano pero pag yung talagang ikaw yung talagang wala ka na ikaw ibang. Eh yung talaga yung talent mo talaga yung ano. Pag mimix ng mga. Yung magkagalang ikot, ikot ng mga. Taro, sikat, sumikat ka dahil sa ganung ano. Kaya mo bang i-give up yun para kay Lord? Yan, yun yung mga ano. Ang tanong, kaya mong i-give up para kay Lord? Yun. May hindi. Hindi ka naman tatanungin ng ganun ng Lord kung wala siyang direksyon na bago para sa'yo. Yes. Ayun yun. Kung hindi ka tatanggalin ng Lord doon sa isang sitwasyon mo na wala siyang nakahanda para sa'yo, para sa kinabukasan ng family mo. Iba nga ay Psalm 39. Bago pa man tayo ipagbuntis ng ating mga magulang, ng ating mga nanay, bago pa man dun sa ating tayo ay ma-create, mailabas sa mundong ito, alam na ng Lord ang ating ano. So ibig sabihin, nakita na ng Lord na okay. At this point, at itong point ng buhay ng anak ko na to ay magiging Christian na ito. At ito magiging trabaho niya. So banda-banda riyan, ang titignan lang doon ng Lord siguro ay kung papaano mo tatayo anong pagiging Kristiyano mo despite na may trabaho kang ganun. Yun. Sige nga, ay pakibasa mo ngayon. Standing on your point. Pakibasa yung sabi ni Ate Mags. Mags Hernandez. Ano proseso po kasi yan at ang Lord ay nagbibigay ng wisdom para ano ang susunod na gawin. But if we are really changed by God, dapat makita din ang change sa buhay mo kahit mahirap. Always remember that we cannot serve two masters at the same time. Yun. One at a time lang pala. Sabi naman ni Ate Sabi po. Sabi ni Ate May. Ate May. Sabi po dyan, ako po ay bartender. Yun po. Yun po ay trabaho lamang, pero sa isang banda, nasa Lord pa din ang pananampalataya. Anong sabi ni Ate Boo? At mananampalataya ka. Ay, sabi ni Ate Boo, it is still your way of life pa rin. You can still glorify God with your job. How? Wag makiinom, wag makisigarilyo, etc. Makita sa iyo na may Diyos at buhay siya sa iyo. Even God sent with the sinners to reach out for them. You can do the same. Know your boundaries. Ibig mo sabihin, tayo po ay makisama. Wag makisama. Ayun. So, ibig sabihin, maaring inilagay tayo ng Diyos sa lugar na yon, sa posisyon na yon, because God wants to use us. O mayroong gustong ipakilala sa iyo ang Lord para yung taong yon ay makakilala. Baka masyeran mo, no? May mga ganung ano, it's not just doon sa trabaho kundi doon sa environment, sa baka yung boss mo, yung mga kasama mo sa work na yon ay dapat masyeran mo, magamit yung buhay mo doon sa lugar na yon. Lagi po natin titignan siguro yung aspetong yung ganun, no? Hindi yo may naalala. Hindi dahil may naalala sa po ako, may narinig ako one time. Sige. Nakita papasok ng bar. Oo. Nabukasan. Ang sabi. Parang alam ko na yun. Mag. Ano po yun? Ano po yun? Sinauna yung tawa. Mag-evangelize ako doon sa bar. Yun lang. Uy, mali ka doon. Sabing ganun. Nakita ni kapatid.
mali ba ako? Nakita kasi kitang ano, baka lang ano, kasi iniisip niya siguro na parang yung isa ay kasi musician eh. So iniisip niya, naku, baka naman ma-offend si kapatid pagka tinanong ko ng direkta. So sabi niyong isang kapatid, hindi ko sigurado kung ikaw yung nakita ko kasi bar yun eh. Uh-huh. Sagot ni kapatid eh, nag-evangelize ako doon sa loob ng bar. Yun lang, patalastas. Yun. Commercial lang naman. Yun, sabi ni Brother Lito Albior, ang ganda ng sinabi niya, the Christian's workplace is to be a place of worship to the Lord. Naintindihan niyo? No matter how corrupt and ungodly the environment, dapat daw ay a place of worship. Yung kahit saan tayo naroon. Kasi sabi nga, kasama natin lagi ang Lord. So, Pastor, ito lang ha. Habang nagsiserve ka ng ano, praise the Lord. God bless you. God bless you. God bless you, kapatid. God bless you. Kahirap eh, no? Di ba ba nagsiserve ka ng, di ba mag-order ng Cosmopolitan hindi, pag, or something? Hindi, pag, God bless you. Hindi, pag binigyan ka ng tip, God bless. Kidding aside, lamang po kami, ha? Pero, kaya naman eh, habang baka mamaya, meron tayong mga viewers na nagaganon ng mga, ang tawag mo doon, ng mga bote, habang gumagawa, this is the day, that the Lord has made. Hindi naman. Di mo ba? So, alam natin kung paano, yung halimbawa, I mean, we live in a world that is really, itong mundong ito is imperfect na, no? Imperfect world. So pero yun nga, unfortunately we have to live here. Nandito tayo sa mundong ito eh. No? So but then kailangan ang lagi po natin, ang aspire natin being Christian palagi is to glorify God. Glorify God. In everything we do. Yes. Diba? In everything we do, whatever you do it for the glory of God. Yun dapat po lagi ang ating diba nga, kahit nasa simpleng pag-inom nga lang sa nasa isipan natin. Ito po ba ay nakakapagbigay ng glory sa Lord? Yun lagi po ang ano. At ang panuntunan po, lagi natin titingnan. Basahin po natin sa Philippians 4:18. Para ma-remind po tayo dito ha. In everything, ito po yung ating panuntunan palagi. Philippians chapter 4 verse 18. Bubuksan ko rin po ha. Oh my gosh. mali pala yata yun. Philippians ba yun o Ephesians? Sama na. Parang ako yung nagkamali. 4:19 or 4:19. Hindi, 4:19. Ano yun? Yung sandali ha. Parang ako yung nagkamali. Ephesians yata. Tingnan ko muna sa Ephesians 4. 19, if I'm not mistaken. Hindi rin ito. Ang sabi po doon, parang ang sinasabi ay whatever is true, whatever is honorable. Ayun. Pakihanap nga po. Yan. Ano? Philippians 4:18. 4:18? 4:8. Hallelujah. Mali ako ng aking 4:8. Yan. 4:8. Philippians. So ito po. Yun po yung ating dapat tatandaan. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Dapat po yon. Lagi yung panuntunan natin. Philippians chapter 4 verse 8. Yung po yon ha. Kung ano yung tama, honorable, yon, right and pure and lovely and admirable, yun dapat po tayo. No? We may be in a situation that we do not want. Hindi natin kagustuhan yung sitwasyon. Pero we can still give glory to God, amen, mga kapatid, if our intentions, our thoughts ay totoo, yun nga, yun, yung admirable, dapat i-ano pa rin natin, mag-glorify pa rin ang Lord kahit pa nasa sitwasyon na tayo na hindi maganda. Yun po yun.
yun lang po lagi ang iisipin natin. Ano pa man yan, trabahong yan. Ano pa man yan. Kasi minsan, ano eh, may mga tao na talagang biktima lang eh. Meron naman pa biktima. Biktima ng ano, biktima ng circumstances, yes. Biktima ng biktima maling ng, choices. Biktima of love ka dyan ha, palab-love ka dyan ha, kapalibasa na ako lang ha. Siyempre. Pastor, but at the end of the day, we have the freedom to choose. Yun nga, may mga pagkakataon na mali yung ating choices, but then we have to face the consequences. Yep. But yun nga, kailangan natin magbigay pa rin ng glory sa Lord. Huwag nating kalimutan na ang purpose, sole purpose of our existence is to glorify God. Yung po lang yun. Whatever you are doing, whatever you do, yun po yun. At tayo bilang, say for example, may kakilala tayo, may ka-church tayo na ganun ang trabaho, halimbawa. Well, hindi po, we are there na para samahan si kapatid na ipag-pray, na magkameron siya ng i-lead siya ng Lord sa panibagong direksyon. Pero hindi po ano, hindi po tayo binigyan ng lisensya ng Lord na just because nasa ganun trabaho si kapatid ay sasabi mo na, oh, to si kapatid, oo, oh, you shall know the truth and the truth shall set you free, pero ikaw nandiyan ka pa rin sa trabaho mo. Hindi po tayo binigyan ng lisensya ng Lord para i-judge yung ating kapatid. Or i-bully. Yun. Sabi po ni, basahin ko lang yung sinabi ni Mary Ann Caballes. Kapag po kasi totoong nakakilala ka na kay Lord, alam mo na po yung mga bagay na makakalugod kay Lord. Kung yung work po ninyo, alam mo na hindi po mo malulugod si Lord, nararamdaman mo po na hindi ka na rin po magiging masaya doon. Si Lord na po mismo ang kikilo sa buhay mo at syempre po, ikaw ay hihingi ng wisdom kay Lord para magkaroon ng bagong word kung saan makakasunod ka sa Kanya o sa paraan na malulugod mo si Lord sa work na meron ka at magagamit mo ang iyong talento na sa paraang gusto ni Lord sa iyo. Amen. No? Hallelujah. So, yun po rin eh. Yun nga, yung sabi nga po din doon sa scripture, parang hindi yung you can have everything in this world, but if you lose your soul, diba? Parang gano'n, diba? Kung makamtan mo man lahat ng iyong minimithi, diba? Lahat ng gusto mo, wealth, power, and fortune. Wealth, lahat, kayamanan sa mundo, pero you will lose your soul. Yun po yun. So, kailangan po ay tignan po natin kung yung ating, hindi lang naman actually sa trabaho na na halimbawa yung parang hindi naka-align sa pagiging Kristiyano. Sometimes, may mga trabaho rin na akala mo hindi pala. Halimbawa, ikaw ay laging nag-o-overtime tapos hindi ka nakakapag-church. 'Di ba? Dahil ang trabaho mo lagi na lang ang 'di ba? Wow, parang gumagano. Parang gumagano. Gumagano po ba? Wala ka ng time. Mark 8:36. Anong sabi? What does it profit a man to gain the whole world and yet forfeit his soul. Yun, di ba? Yun. So, okay na tayo doon. Balik po tayo doon sa isang question. Is it okay or personal conviction po ba, personal decision po ba, ang makinig pa din until now hanggang worldly or secular songs? Secular songs. Sabi nyo kanina ay kailangan ay unawain yung lyrics and et cetera, et cetera. Ay, ganito po yan. Ako'y kagabi may tinuro. Dalawang klase po, sa pagdidesisyon ng bagay na yan. Preference at conviction. Preference. Yung bang iyong pakikinig ay preference mo o conviction? Pag yun ay preference mo, hindi nakakalugod sa Lord. Pero yun ay conviction. Pag halimbawa, kinukonvict ka na huwag kang makinig,
eh dapat huwag ka nang makinig. Yung po yun. So, mangungusap po sa iyo ang ano eh. If you are a Christian, God will talk to you. By the, sa ang banal na espiritu, iko-convict ka kung dapat mong pakinggan yan o hindi. Ako po ay nakikinig minsan-minsan, kaya alam ko yung mga secular na music. Sa totoo lang po, yung bang halimbawa, pag-browse mo gano'n, tumugtog, di ba? Ano ba yun? Yung kantang ano? Kinakanta natin? Oops, I did it. Yung babaeng marikit ba yun? Babaeng marikit, marikit ba yun? Marikit. Ay, baba, ikaw ang babaeng ninanais ko. Yun. Ano yun eh? Kung bakikinigyan mo yung lyrics, pangit, hindi maganda. Kasi it promotes lust eh. Last pull yung kanta. Ayun, pati yung ano, yung sayaw niya, last pull po. Ayun, parang ang gandang pakinggan, ano, pero pati yung sayaw ay last pull eh. Hindi po maayos yun. Ayun siya. Tigil-tigilan niyo yung kati-tiktok niyan. Tapos yung ano, biglang tatalo na ganyan. Tapos biglang... Iba yeah, yung makikita. My heart went, oops, yung ganyan parang, oh. Huh? Yan po, hindi yung heart yung makikita mo. Huwag na meron po yun. Meron pong makikitang iba. Huwag nyo na pong panoorin yan, ha? Yung mga ganun, yung mga nag-promote ng adulterous relationship, yung pag-cheat, no? Yung, uh-huh. Ikaw na bala. May naalala lang po ako. Kasi di ba ay, si Lucifer. Yan. Siya daw ay foremost, siya ay manunugtog. Mm-hmm. Kasi di ba sabi nga nila ay siya isang worship leader. At kapag iginanon niya daw yung kanyang pakpak, ay naando na lahat ng klase na instrumento. So alam naman po natin na ang demonyo ay he is the father of all lies. Mm. Saka talagang magaling yang tumira ng pailalim. Yan, para lamang, deceitful. Yan, deceitful. So, just be careful mga kapatid, kasi, di ba ang unang, ano, ang sabi dun sa Bible is, ano, ano ba yun, natututo tayo by hearing the word of God. It comes from yan. Healing. So, ang ginagamit po ay ang tenga. Mm. Okay. So, ang sabi doon ay natututo tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang kaaway, being the deceitful person or being that he is, gumamit siya ng ibang paraan. Ang ginamit niya rin ay tenga. So, kung hindi tayo magiging maingat doon, meron ako isang kaibigan na very favorite niya yung term na subliminal. Oh. Yan. Yeah. So subliminal. Sabi niya ang lagi niyang binabanggit sa akin dati is yung mga kantang 'yan, you may think yung parang on the surface. Parang you may think it's safe. Oh. Pero hindi mo alam level. May ibang pumapasok na sa tenga mo, subliminally, yon. Iba na ang ginagawa dun sa puso mo. Mm. Iba na pala ang idinidikta sa iyo. Mm. Kasi pag nakinig ka ng salita ng Lord, di ba, iba ang pumapasok? Mm. Ngayon, iba din. At alam po natin, ang kaaway ay ganyan. Di ba, pag nag-feed yan, isisynthesize yan ng utak, dadalo yan sa puso, mananatili sa reservoir ng ating buhay, ang ating puso, at yun ang lalabas. Susunod niyan ay finish the sentence for me. Ganun na yon. So maging maingat lamang po tayo doon. Naakala po natin ay seemingly ay wala namang masama dito sa kinakanta ko Na di ba may isa pang kanta na, if God had a name, what would it be? Mga ganun-ganun. At saka, et cetera, et cetera. God. Di ba? And to love a God. And to, mga ganun-ganun. Marami pong mga kanta, na secular na kanta, na even mga rock songs na may mga words na ano. Kailangan. Pero kailangan maging careful po tayo. Kasi ay... kahit nga love song minsan eh, pag sunod-sunod ka makikinig ng love song, ako napansin ko ito sa sarili ko. Pag nakikinig ako ng halimbawa, mga wedding songs, halimbawa, naumpisan ko sa YouTube. Yan. So tutuloy-tuloy na yan. Hindi ako, ano po, ang mga pinapakinggan ko ay Boys to Men, ganyan. Darling, I can't explain. Ganon. Hindi ko na po. I'll make love to you when you want. Ganon. So, pagka minsan may mga love song na napakinggan kang sunod-sunod-sunod-sunod-sunod na,
nanonotice ko sa sarili ko na parang bigla akong, ay, nagda-down na rin ako. Nalulungkot na rin ako. So, ibig sabihin, pinitira yung puso. May umaatake na sa emosyon yes, ko. Yes, ito po. Yun. Kaya pag hindi po tayo magiging maingat sa mga ganung pagkakataon. Ay, sabi pa naman, the heart is deceitful above all. Yes. Above all. Pero po, tukat lang naman po. Ang music kasi, there is what we call transference of the spirit. Transference. So, ibig sabihin, when you are, kumbaga, meditating the song, and alam nyo naman, nagme-meditate ka ng song? Actually, ang dapat po talaga yung mga worship song ay talagang i-meditate. Pero yung mga alam nyo pong yung mga music, yun po, ang standing ground po talaga dapat natin if we are a Christian and if, especially if you're a believer, eh dapat talaga yung pang-worship as much as possible. If you're a new Christian at talagang meron ka pang struggle when it comes in worldly music, ay kailangan punuin mo talaga lagi, always feel, be filled always ng talagang bukod sa mga word ng Lord is mga Christian music, worship songs, yung mga worship songs and talaga. I will tell you this, this is true what happened to me. I was a backup singer before I became a pastor. Backup singer po ako. Pero so nung being a backup singer mga ano pong ano yan? Mga 1920s taong, po ba yan? Totoo, backup singer nga po ako. Mas malakas pa yung boses ko sa worship leader. Kaya, anyway. Ay, pastor, hindi naman nagbago yan kahit nga ngayon. Pero ito po yung totoo, no? Nung ako po yung nagbabackup at wala po talaga akong inaawit na secular songs. Because, ang sabi ko kasi Lord, sa Lord, ang sabi ko, ay yung bibig na ginagamit ko sa pagpupuri, hindi ko gagamitin sa other ano, sa pagpupuri lang sa Lord. No, kaya nga noon, nung ako yung nagbabackup, talagang worship song lang, alam ko, kaya nga po, na, ang dami kong natutunan na worship song eh. Agad-agad, I was a new Christian and yet, I learned a lot of worship songs because I listened to it most of my time. Basta meron akong time, kahit nasan ako, nakikinig ako. Yun po yun. Kaya talagang natutunan ko halos sa maraming kahit yung mga luma ng konti. Hindi naman mas luma sana to, alam mo. Usapang luma. Tulad ng? Hashtag luma. Alive lang ako. Yun nga po. Oo. Hanggang doon lang ako sa alive. Ba't may mas luma pa po ba doon? Meron pa daw. Meron kang mas alam na hindi ko alam eh. Oh. Ay, meron pa sa isang luma. God sent His Son. Pag kinanta yun sa hymnal yun eh. Thank God, Jesus. Tukat. Ano po ang inyong... Yun niya, eh, kung ikaw ay bago, bagong mananampalataya at hindi ka pa, ano, eh, focus, ano, kailangan mag-focus, palalimin mo pa yung sarili mo. Amen. Yun, palalimin mo yung sarili mo sa yung ministry na pinagkaloob sa'yo. Kung ikaw ay, ang trabaho mo, ano, mayroong purpose ang Lord kung bakit ka na andyan, sa lugar na yan. At yun ang hanapin mo, yung purpose na yun. Hindi yung, ang reason ay because, ay trabaho lang ka. Eh, hindi po ganun, dapat ang ating purpose, ang reason, ha? Tama po yun. Kasi, ang Diyos, kaya kang bigyan ng mas magandang trabaho. Amen. Walang imposible sa Diyos. Bibigyan kanya ng mas magandang trabaho kaysa dyan. Ano, kapatid, ang kailangan mo lang manampalataya sa kanya at sundin yung pinagagawa niya sa iyo kung bakit na andyan ka. Yun po lang dapat ang ating intindihin. Amen. And God will do something in your life na akala mo hindi mangyayari, pero kapatid, makikita mo, kakaibang kumilos ang Lord. Sumunod lang tayo at wag tayong makisama doon sa ating lugar na kung saan doon tayo nagwo-work o ano. Dapat focus pa rin tayo sa Lord. Kahit na andun tayo sa lugar na yon, focus pa rin tayo sa Lord. Amen po ba? Amen. Ako po, may sasabihin din. Romans 12:2. Sabi po sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and
perfect will. So pag ikaw po ay binago na ng Lord, ay wag na talagang makisama. Kasi ay yun na yun. Pastora Shekinah. Matagal na Kristiyano. Ah, matanda talaga. Matagal masyonda. Na Kristiyano. Masyonda. Thunders. Matanda na po. Hindi, kumbaga, if you gain roots na sa pagiging Kristiyano, is kailangan po talaga dapat tayo ay, yun nga, sa atin talaga mismo, yun, katulad nga po nun, for example, if you are, meron kang mga kasamaan sa trabaho na hindi pa nakakarinig ng Christian song, actually, Christian song, simpleng pagpe-play mo lang ng Christian song, actually, you can win people to God. Meron po akong experience po nung college ako, and even until now, pagka nakakarinig po ng Christian, just play it. Try to play it to other people. And they will get this kind of, kasi nga po, ang music, there is, sabi nga, is, meron po talaga siyang natatransfer sa'yo. Kumbaga, there's, paano ko po ba sasabihin? Yung bang, na ano ng heart, kumbaga there is, diba? Yun, kasi music is, ano nga po ba yun? Yung music is the, naka, yan. So, ayun, kailangan talaga is just use music to glorify God. Amen. Ayun. And even to share Him to other people. Yes. Ayun. And, yun lang. To, yun. Hello? Praise. Okay. Ayan. Sige. At yun, sana po ay mayroon kayong nakuhang aral doon sa ating, ano, or nakonbik kayo na yung ating mga talakayan sa gabing ito. At I'm sure na yung mga musician natin dyan ay, nag-iisip-isip. Again, mga kapatid, hindi po. We just want to emphasize na whatever it is po na aming pong nababanggit, it is not actually the fact. Kumbaga, we are just here to siguro help you make an informed decision. Say for example, a godly kind of decision. Yan, kung andudun kayo sa isang sitwasyon na maaring ninyong i-apply. Not necessarily nasasabihin yung nako mali si pastor or tama si pastor or ganon. Hindi po ganon. Kasi ang ministering po ng Holy Spirit is personal. So idulog po natin, narinig po natin ang talakayan nating napakaganda. So it is up to us kung paano natin isisik sa Lord. Hahanapin natin sa Lord na Lord, I want to know more kung ano ba ang nais mo para sa buhay ko. Will mo, Lord. Ano yung will mo, Lord? Ano ba yung tama, Lord, na dapat na sinusunod ko at ginagawa ko? Yun po. Sabi nga, help me find a way. Bring me back to you. Ayan, kung meron po tayong mga, yun nga, sa worship team or musician o kapwa po na nasa music team din, is, actually, sa experience ko din po, to share, yan, malapit na po tayo matapos, is, talagang makukundi ka eh. Kahit hindi man sabihin sa'yo personally ng ibang tao, Kahit hindi point out sa'yo na God lumipat ka na. Yes, yan. God will even speak to your heart na, tama na. Hindi gagawa talaga meron yes. Talagang gagawin ang Lord. I do believe that as na well. Na talagang the best pa yung ibibigay niya pa talaga sa iyo. 'Yon. At saka you are in that situation probably para sa ganun makita mo yung difference. Yes. Yun eh, para makita mo yung difference na ikaw ay nasa Lord at saka ikaw ay nandun pa rin nananatili doon sa mundo. Sabi nga, 'di ba, doon sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, those who are called according to his purpose. No? So pangit, maganda, kahit ano pa 'yan, kapatid, pag ikaw ay tinawag ng Lord, ikaw ay ang purpose ng Lord ang sinusunod mo, all things work together for good. Amen. Maganda pa rin ang kalalabasan niyan.
para sa Lord. God is good. Amen. All the time. Amen. And all the time, God is good. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng pagkakataon. Amen. Hallelujah. Just don't compare. Yes. Just don't compare na halimbawa ay, Lord, bakit siya ay pareho naman kami Kristiyano, eh iba yung ano. Wag ganun. Ask the Lord na siya ay mangusap, kumilos sa buhay mo. Yung. Kasi maaring, well, ano ba yung term nila noon? Equality is not always, ano ba yun? Equality is not always right? Something like that. Kasi ay, halimbawa, equality is not always equal eh. Something like that. Hindi po. Kasi, imagine mo, halimbawa, tayong tatlo. Oh. May ganun ako nakita na ano eh, na parang statement. Infographics eh. Na halimbawa, tayong tatlo ay nakatingin sa isang TV or something na ito ang bakod, isa ang height ng bakod. Pero ang, iba ang perception. Ang equality doon, bibigyan tayo ng patungan, tuntungan na iisa ang sukat. Yan, natuntungan. Pero it doesn't mean na pagdating ng makatuntong tayo doon ay makikita natin pare-pareho yung kailangan natin panoorin doon. Yung pong equality. Okay? So hindi ibig sabihin ng equality is not always right. Yun, sabi po ni ano pahabol na pero ano, I agree with Pastor John. Basahin ko lang tong ano pahabol no? Na ano ni Brother Korg, isang musician, our ano? Composer. Yun, itong nag-compose ng ating our prolific composer, jingle ng WSJ. Ang sabi po niya, tama po nangyari po sa akin 'yan. Yeah. Pinalo na po ako ng Lord nung nag-band po ako, pati po ang aking binibini, pinalo din po ako. Yun. Oh. Binibining marikit. Kawanina nais ko. Just kidding. Just kidding aside. Nakikinig ka niya na. Ay, huwag nang pakinggan yan. Sabi niyo nga po kasi sa ano yan eh. Lahat na lang ay ginawa yan eh. Talagang bata, matanda. Yung lalaki, babae, or in between. Nga, yung mga, kahit yung mga Becky Bells. Yan no. Ano, siya, tayo po ay magpapaalam na. At, batiin po muna natin ulit yung mga hindi po natin nabati kanina. Okay, hello po sa pakikinig at pagsama po, panunood. Pagsama po sa atin ngayong gabi. Yon. Kay kapatid na Ate Mags. Aba. Yon. Talaga inuunong kapatid. Hindi kasi yung po talaga. Oh. Tignan nyo. Ayon lang ano. Ayan. Fernandez Narvales. Si Kuya yon. Lito Albior. Riza Ventura. Mary Ann Caballe. Si Dandy Ventigan. Chike Ontivero. Si Mel Jazz de Chavez. Jerry Aquino. Sino pa po? Si Jessie Garcia. Si Pastora Densi Dungan. Yeah. Hello po, Pastora. Si Amiga Camille. Yun. Shout out daw, Esang Garcia. Kumusta? Si Jessie, ikaw nga yun. Jessie, Esang Garcia ka pa. Yon, Jessie. Nasaan yung long hair mo ngayon? Nagpalit na siya si na Ate profile Des. Niya. Si kanina Des. Nakita ko, siya po ay ka-join din natin ngayong gabi. Sino pa ba? Nora Rosel Soriano. Yon. Aha. Lito Albior. Yan. Rosel Ardis Aguilan, good evening. Leo Ramos, Kuya Leo Ramos. Yon. Hallelujah. Si May Barameda din, no? Maraming comment, si, no? Si Tita Jovi Espinosa. Yan. Hallelujah. Pastor Ving. Vince. Vince Dinglasan Jr. Good evening God. Po, Pastor. Praise God po. Hallelujah. So, si Eunice, humabol. Oh, miss Eunice. You. Miss you din, kapatid. Esing ng Tarlac po siya. Esing ng Tarlac daw. Hindi tondo. Hindi tondo. Bro, we miss you here. Yes. Pasyal-pasyal ka naman, bro. Yeah. Yun. Invite po natin sila bukas. At maaga pa tayong gigising. Friday, yes.
Yun. At mayroon po tayong Ate Camille Buwan daw po. Mayroon po tayong guest speaker tomorrow. Abangan po ninyo 10 a.m. ang ating worship service. At talagang napakahabang panahon na hindi po natin siya nakita. Nakasama. At nakasama, mga kapatid. At talaga kapanalig po, abangan po natin. Be excited po sa mensahe ng Lord sa buhay ng ating napaka-espesyal na panauhin. Panauhin pandangal. Pandangal. Yan, bukas po yan ha. Kung ganun ha. Sige po. Tayo na po ay amen. Yan, tomorrow po 10 a.m. Gumising po tayo ng umaga, maaga. Umaga. O, wag ikaw Camila, matulog ka ng maaga. Si Ate Aileen pala. O si Ate Aileen din. Aileen Balte. Aileen Balte. Yes. Yan, we miss you Aileen. Yan. Come over here. So, Pastor. And Pastor, grabe talaga. Fullness of joy po ang ating studio ngayong gabi. Talagang, para kapanahon na niya na ano ah, umanap ka ng pangit at itigil mo. Diba? Yun eh. Huwag na kakantahin yun ha. Bawal na kantahin yun. Yun. So, before we end Blackjack daw. Blackjack po ba yun? Blackjack ay ano yun ah, yung Andrew E. Ano yung ano po ba? Sino diba ba yung kanta ni Blackjack eh? Reggae usually. Hindi, yung kanta ni Blackjack. Banyo yung Queen naman yung kay Andrew. Yung kay Blackjack yung sa parang bikini. Ah, bikini itim. Grabe siya. Asha, sige po. So, kami po ay... Kami po ay pansamantala nagpapaalam na. Ayan. See you next week po sa isang talakayan na naman. Masayang talakayan na naman po ng mga bagay-bagay. Ako. Pag-aaralan namin yung next week na episode, yes. Ha? Ano talaga nag-re-research namin. It will be a very special... Ito po ay talagang ano, ipinropose ko na kanina eh. Sabi, pag-aaralan natin, baka tayo yung matiso dyan. Baka may mga ano, mag-react ng toto-toto dyan. Mas may alam pa. May biblical stand naman po. Yeah. So before we end po, baka pwede nating iparinig sa kanila and then yung ating pong soundtrack. Soundtrack! Sige nga po, sige nga po. Iparinig po natin ulit ang ating pong bagong-bagong jingle. Bago tayo mag-end. Bago po tayo mag-end. Habang nag-e-end tayo, sige. Sige po, nag-e-end. Ito po ang inyong pastor, Pastor Rowel Idio. Ito po ang inyong nag-iisang pastor na July. And this is again, sino Pastor Shekina. At... kami po ay pansamantala na nagpapaalam sa inyo. God bless everyone. And good evening. Kabayan po natin. Sana sa susunod may ano? Sana sa susunod may lirik sa lumalakay. Halika na. Huwag ka nang mag-isip. Huwag ka nang mangamba. Tara na. Pag-usapan na. Dahil kay Kristo, merong pag-asa, maniwala ka, lumapit ka sa Kanya. WSJ, halika na.
nang mag-isip, huwag ka nang mangamba. Tara na, pag-usapan natin ang iyong problema. Di ka nag-iisa dahil kay Kristo, merong pag-asa, maniwala ka, lumapit ka sa Kanya.